Kamusta ka, anime? Ito na ang part 48 ng love story ni Akira Sendoh at izza sakuragi. Disclaimer lang po, wala po ito sa anime o manga. Ito ay fanfiction o fanmade lamang na isinulat ni Miss Isabel Nicole Alvaro. Ang mga karakter naman sa story ay mula kay Mr. Takehiko Inoue. Except lang po kay Miss izza. Sana magustuhan nyo. Simulan na natin ang part 48. Pero bago yun, intro muna tayo. Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3B, quick to click and break the peace. No respect for what they... The dining area. Oh, nandyan na pala ang superstar natin eh. Pagbati ng daddy ni Yumi kay Sendoh. Superstar? Pagtatakang tanong naman ni Sendoh. Yes, I've heard so much about you. Dahil dito kay Yumi at kay Kenji. Kaya naman, naisip ko, sayang naman ang opportunity kung hindi kita i-introduce sa NBA. Hindi ba, Sendoh? Well, talk about your future, sabi naman ng daddy nila Yumi. Oh, my future? Nabigla si Sendoh sa sinabi ng daddy ni Yumi na para bang hindi mag-sing in sa kanya ang mga nangyayari dahil nasa isip niya ang sneak date nila ngayon ni izza. Pero nandito siya, kaharap ang pamilya nila Fujima. Naupo naman na silang lahat at na-surprise naman si Sendoh to see some NBA officials na kasama nilang kumakain. Nag-start na din mag-serve ng pagkain sila Miyagi sa kanila. I've seen the All-Star game, ha? That last shot, it was flawless, sabi naman ni Mr. Evans na NBA board director. Actually, my teammates here are so great. This is Ryota, our point guard. He's the one who stole the ball from our opponent. Ngiting pagmamalaki ni Sendoh sa mga teammates niya, lalo na kay Miyagi. Oh, come on, Sendoh. You are so kind and modest. But you were the MVP and the ace of the team, sabi naman ni Yumi. Habang niyayakap-yakap si Sendoh na para bang siya ang girlfriend nito. Napailing naman sila Miyagi sa attitude ni Yumi at umalis sila after nila maserve lahat ng pagkain. It's a shame if your skills will not reach the NBA. We could offer you a scholarship to America, sabi naman ni Mr. Evans. Hindi naman makapaniwala si Kenji sa mga naririnig niya. Alam niya na nasa plano lahat ito ni Yumi. Napakagandang opportunity nito para sa iyo, Sendoh. Tuwang-tuwa namang pagyakap ni Yumi kay Sendoh. Well, time flies when you are having fun. But I should get back to work. I am still an employee here, Mr. Fujima. If it is okay, I'll excuse myself now, sabi naman ni Sendoh. Oh, don't be silly. You haven't had a dessert yet, sabi naman ng daddy nila Yumi. At walang nagawa si Sendoh kundi magstay. Alas 9 ng gabi. Hey, izza, tapos na ang pagduty mo bilang lifeguard ah. Ano pang ginagawa mo dyan? Tanong naman ni Mitsui at Miyagi kasama si Mia at Rang. Ah, sabi kasi ni Akira, hintayin ko siya. Magkikita kami ngayon dito eh. Spend time with each other. Kasi we've been busy and hindi na kami nakapag-usap ever since we work here, sabi naman ni izza. At may lungkot naman sa mukha nila Miyagi, Mitsui, Mia at Rang. Hi, nandoon siya sa dining area kasama sila Yumi. Pinatawag siya. Feeling ko nasasakal na din si Sendoh eh, sabi naman ni Mitsui. That spoiled brat, gagawin lahat para lang makuha si Sendoh. I don't think Sendoh enjoys it. Especially ang awkward din sa part ni Fujima. Imbis na siya ang nakikinabang doon sa mga scholarship na yun, sabi naman ni Miyagi. Scholarship? Tanong naman ni izza. Yes, kasama nila sa dinner yung board of directors ng NBA. At binibida nitong si Yumi, si Sendoh. Ini-introduce nga din ng kami ni Sendoh kanina. Pero nakailam yung buisit na spoiled brat na yun. Ako ang naaawa para kay Fujima, sabi naman ni Miyagi. Kung ako kapatid nun, sasabunutan ko talaga yun, sabi naman ni Rang. Hindi tuloy malaman ni izza kung magiging masaya ba siya o hindi sa mga nalalaman niya. I trust Akira,
alam kong hindi naman siya magpapadala sa mga ganung bagay. Especially, I know he does not need scholarship that much, sabi naman ni Iza. Si Mr. Fujita, sabi naman ni Mitsui. Miyagi, Mitsui, you are not done for the day. Sumama kayo sa akin, sabi naman ni Mr. Fujita na ikinabigla nila. Follow me or salary decrease, tanong ni Mr. Fujita. So agad-agad naman sumunod yung dalawa. Naawa na din ako kay Mr. Fujita eh. Halatang nai-stress siya sa mga inuutos ng buwisit na Yumi na yan, sabi ni Rang. Free time na dapat natin, sana, with our boyfriends eh. Ano kayang gagawin nila? Sabi naman ni Mia. Maya-maya pa ay tumatakbo si Sendoh papunta kay Iza. Sige Iza, maiwan na namin kayo, sabi naman ni Rang at Mia. At umalis na mga ito. I'm sorry, I'm late. Pinatawag kasi ako ni Mr. Fujita. Magpapaliwanag sana si Sendoh, pero Iza cut him off. Shh, you don't have to. I understand. Anyway, nice tie. Ngiting sabi naman ni Iza. Napangiti naman si Sendoh na parang medyo nahiya. Thank you, sagot ni Sendoh sabay yakap kay Iza. Hinubad naman ni Sendoh ang shoes niya, his coat and tie. And naka-swimming trunks na lang siya, revealing his topless body. Yes! Cannonball! Tumalo naman si Sendoh sa pool at natawa naman si Iza. You are really crazy. You know, we were not supposed to be in the pool. We are employees. Club rules, ngiting sabi ni Iza. Come on, jump in. Hindi naman malamig eh, sabi ni Sendoh. Okay, here you go. And Iza finally jump and joining Sendoh in the pool. They look so happy together and enjoying each others. Napatingin naman si Sendoh kay Iza at binalot ng katahimikan ang paligid nila. You look so different talaga when your hair is down. I love it, especially kung ako lang ang nakakakita, ngiting sabi naman ni Iza. Well then, ikaw lang naman talaga makakakita ng ganito kong buhok, ngiting sabi ni Sendoh. Ikikis na sana ni Sendoh si Iza nang biglang dumating si Mr. Fujita. Sabay sabing, alam nyo, pwede kayong i-fired out for violating the club rules, right? Miss Sakuragi, ikaw ang in charge dito. Mr. Fujita, huwag po kayo magalit sa kanya. Hindi niya po kasalanan. This is all my idea, sabi naman ni Sendoh. Pero di siya pinakinggan ni Mr. Fujita. Pero siya ang in charge dito. Whatever its cost, she should not be allowing you to use the pool. Don't get a second, Miss Sakuragi. Out of the pool, now, sabi naman ni Mr. Fujita. At umahon na agad-agad sa pool si Iza. At bakas naman sa mukha ni Sendoh ang pagkadismaya. Dito na natatapos ang part 48. Abangan nyo ang part 49. Muli, maraming salamat.